for today's video, samahan nyo ako magluto ng pork steak with mushroom. So, pork shoulder yung gamit ko. Nilagyan ko lang yan ng salt, pepper, and garlic powder. Since na air fryer ang gagamitin natin, nilagyan ko siya ng oil para hindi naman dry ang pagkakaluto niya. Pero kung walang air fryer, pwede siyang i-deep fry. Kaya air fryer ang ginagamit ko kasi natatakot ako dun sa tilamsik. At isa pa, nadadalian ako kapag ka-air fryer ang gamit. So, ayan, kapag ka naluto na or naperito na, sa isang pan, gagamit lang tayo ng sliced mushroom. And then, maglalagay tayo ng 2 can of Campbell cream of mushroom. Maglalagay din tayo ng fresh milk. Kung walang fresh milk, pwedeng i-bop milk. And then, half water. Pagkatapos, halu-haluin lang natin. Kapag ka nahalo na natin lahat ng ingredients natin, maglalagay tayo ng pepper. Then, maglalagay tayo ng salt. After that, halu-haluin lang natin. Pagka nahalo na natin, intayin natin kumulo. Pagka kumulo na, maglagay tayo ng cornstarch para lumapot yung sauce na ginagawa natin. So, depende kung gano'ng kalapot ang gusto nyo doon sa ating sauce na gagamitin. So, kapag nakuha nyo na yung tamang lapot, so, pwede nyo nang i-turn off ang inyong stove. So, gano'ng kadali lang. Tapos, ilagay na natin yung niluto nating sauce on top doon sa ating pork shoulder na dini-fried or inner fryer. So, tingnan nyo naman, no? Talagang mapapaanli-rice talaga kayo. Dahil, hindi kayo magsisisi sa recipe na to. Bukod sa napakadaling gawin, napakamura pa ng ingredients, and then, pwedeng-pwede nyo itong ihain any occasion. Talaga namang mapapa-wow at mapapa-unlimited ng rice ang inyong mga bisita. At pwedeng-pwede itong ihain sa mga kids dahil for sure magugustuhan nila to. Tingnan nyo naman, no? Napakasarap. And after natin malagay ng sauce, this one it's optional. Pwede kayong maglagay ng parsley flakes on top and pwede nyo rin i-bake or pwede nang ihain like that. So, happy cooking, happy eating, happy tummy! Bye!